Bumerangkada. Programang pangradyo na siksik sa kaalaman ng impormasyon. Mga kaganapan sa loob at labas ng ating lokalidad. Mainit ngunit patas na pagtalakay sa mga napapanahong mga isyo. Nagsisiwalat sa mga umaalingasaw na kabubukang nangyayari sa ating paligid, lalo na sa mga namumuno. At pakikipag-ugnayan sa alinmang sakay ng gobyerno upang may parating sa inyo kung sila ba'y tutulog-tulog o sila ba'y naging epektibo at ginagampanan ng tungkulin para sa taong bayan. Let's get ready to rumble! At higit sa lahat ang pakikipagdaupang palad sa mga opisyal ng barangay upang atin malaman ang kanilang mga nagawa, ginagawa at gagawin pa lamang para sa kapakanan ng lahat. Doble arangkada ang sumbungan ng mga naaaping mamamayan. Mortal namang kalaban ng mga abusadong nanunungkulan. Ngunit higit itong kaibigan ng tapat at auspusong naglilingkod para sa bayan. Ito ang Doble Arangkada, tagasiwalat ng masama, tagapagparating ng tama. Mga bagay na hindi nyo pa nalalaman, dito inyong matutunghayan sa Doble Arangkada. Kaya tumutok at makinig sa programang Doble Arangkada, mapapakinggan dito sa Radyo DZCB Tuguegrao 684 sa talapihitan ng inyong mga radyo. At ngayon, aarangkada na ang inyong mga anchormen. Isa pong maaliwalas na umaga ng Lunes, mga kaibigan. Napakagandang sikat ng haring araw ngayong umagang ito ng Lunes 12 sa buwan po ng Abril 2021. Sa ngalan po ng buong pwersa ng Radyo DZCB Tuguegrao, ito po ang inyong abang lingkod na Jun Acosta at mamaya ang ating kapartner si Joy Bumagat. At ni kasamang Lida mula sa labas ng ating himpilan, mga balita at impormasyon ng ating pagtutunan ng pansin ngayong umagang ito ng Lunes. Si kasamang Joy, pwede ka nang tumawag para sa appointments mo, si kasamang Lida. Okay. Mga balita at impormasyon ng ating pagtutunan ng pansin ngayong umagang ito at pagtalakay na rin na ang dito ka nga tumawag, Jamaisa. Jamaisa, Jamaisa, J80. Ang atin pong pagtutunan ng pansin ngayong umagang ito. Naka-schedule po si Apo Mayor LPG Rendon. Maki-update lamang ho tayo, no? Kung kumusta na po yung kanyang kalagayan. Kung nakalabas na po ba siya sa ospital, na extend ba kaya yung pagkaka-ospital po niya. Alamin po natin mamaya yan na dito po sa ating palatuntunan. Good morning, kasamang Joy. Yes, good morning partner at kapatid sa ating mga tagapakinig. Guys, magandang umaga po sa ating lahat. At ako po kakasama ni kasamang Jun Acosta, Joy Bumagat. Alright, mga kaibigan, alam mo kasamang Joy, kahapon, o nung isang araw, mayroong pangyayari na ito na naman ay
Ewan ko kung may tuturong may tuturing na lapses ng mga otoridad ng pinukpok, mga kapulisan ng pinukpok at barangay officials, at maging ang mga doktor na umasikaso sa isang pasyente na pinaghinila ang na COVID. Oh, COVID na naman ang pag-uusapan. Na kung saan ang totoo daw pa lang kinamatay nito ay na atake sa puso. Eh siguro nag-take advantage na lamang na naman itong mga doktor nang hindi binanggit. Hindi binerify ng husto, hindi pa inantay na lumabas yung swab test, eh dineklara ng COVID patient o COVID positive. Itong isang residente ng barangay Taggay, Pinukpok, Kalinga. Ang nangyari, dahil sa idineklara na COVID, itong pasyente, ang mabilis na lamang na mula hospital to cementerio na. Yun na naman yung sinasabi natin na medyo alerto itong mga kapulisan natin. Ha? Hindi lang pala dito sa Cagayan may nangyayaring ganyan. Maging sa ibang mga lalawigan. Nakuha. Ang problema nito, nung nailibing na, a day after na nailibing, lumabas yung resulta ng swab test. Eh, negative. Naka. Yun ang masama. Pareho yung situation nila sa may bayan na Amulong. Kasi meron yung binerify ko noon, ito kasi may nagparating sa ating station na inilibing siya agad, na talagang alam mo naman pagka-COVID, yung naka-PPE, bawal malapitan ang kanilang kapamilya kapag inilibing. Pero nang nakausap natin ang MHO nila, it's negative pala siya sa virus. Pero yun na lang, kinakailangan na ilibing siya. Kasi nga, ang pagkakaiba ng nila sa senaryo mo, partner, yung anak niya kasi is nag-positive. Pero okay, Nag-positive siya matagal sa isang hospital sa Tuguegarao, pero hindi naman siya positive sa COVID-19. So inilibing ka agad pag-uwi? Yes. Yun nga yung sinasabi natin eh. Sa sobrang ka-alerto minsan at mapaghusga, hindi na ito minsan hindi na dinadaan sa tamang proseso eh. At saka ang pinagtataka din natin, bakit kaya yung ibang mga ospital kay bilis naman lumabas yung resulta ng swab test, samantalang sa mga ibang ospital 2 to 3 days. Eh dyan sa my divine mercy, in just a few hours or a few minutes, kaagad nalalaman nila yung resulta ng PPE. Ganon din sila kabilis, kumita, partner, resulta ng kanilang swab test, sorry. Ganyan din sila kabilis kumita dyan sa divine mercy, partner, dahil sa kabilis na lumabas, malalaman yung resulta sa oras na ikaw ay nagpa-swab test o na-swab test, sa kagad dyan sa Divine Mercy. Partner, nakuha mo ba kung magkano na ngayon yung sinyo nila? Kasi sa pagkakaalam ko, medyo mataas nung mga siguro buwan ito ng January, yung sinyo nila sa swab test dyan sa nasabing hospital, partner. 2,000, partner. Maliwanag na 2,000. Ayun nga ang kakilala ko. Sabi ko nga sa'yo na namatay dyan sa may Divine Mercy. Dialysis patient ito eh. Dialysis patient, biglaan yung pagkaka-dialysis niya dahil sobrang taas daw yung, ewan ko kung anong klase ng hormones, hormones yung sinasabi na mataas, kaya pagka bigla ang tumaas yun, bigla daw mamamanhid yung katawan, so kinakailangang i-dialysis. 3 times na dialysis, 3 times na na-dialysis at 4th time, pang-apat na, habang nagda-dialysis, na-comatose, nawalan ng malay, diretso na. Ngayon,
kinakailangan i-swab test. Na-swab test siya, 2,000. Yung bantay naman, 1,800. Oh. Pero, partner, bakit daw na kailangan before ba yun? Before ba na? Kasi, dun sa naman sa nakarating na information sa akin, bago makapasok sa naturang hospital, is sina-swab test, ganun din ba yung mangyari dyan, partner, sa pasyente na sinasabi mo? Nung ipinasok, that time, na-swab test. So, 2,000 na siya. Nung namatay, sinwab test din. Oo, para makasiguro na hindi ito, hindi siya COVID courier. Ganon din yung bantay. So, dalawang beses na swab test. So, ngayon, dahil sa negative yung resulta nung swab test, yun, binurol. Ngayon, nakaburol pa lang. Hanggang Martes, bukas ng gabi, sa kasi lilibing daw ito, sa araw ng Miyerkules. So, ganon kabilis, partner, ang kumita ng pera pagdating sa COVID. Ganon. Pero, partner, yun nga ang napagtataka. Kasi kung ganyan yung nangyara sa senaryo mo, sa mga iba kasing pasyente, pagpasok lang eh. Kasi meron yung mga pasyente to, hindi naman kasi sila, mga nananak. So, dinadala, pati yung bantay, sinaswab test. And then, tinanong ko kasi dun sa pasyente kung pagkalabas ba nila to make sure na hindi sila carrier ng virus, sinoswap pa rin ba sila? Pero hindi na. Pero sa senaryo mo naman, partner, talagang dalawang beses na sinwap. Oo. Oh, kasi namatay nga yung pasyente para malaman kung paano ang gagawin dun sa mga labi. Kung mag-positive siya dun sa swab test niya, dun sa last, ay kagad from hospital, to ano kasi alam naman natin yung protocol kung ilang oras lang dapat yung bangkay. Ang problema nito ang masakit pa nito partner dahil gabi ng Biyernes namatay bandang pasado alas 6 ng gabi nung namatay yung sinasabi ko wala sarado yung opisina ng mga sa billing. Kaya tuloy, inantay pa kinabukasan, partner. Iyon din ang masakit para sa pamilya nung namatay dahil hindi kaagad napa-embalsa mo. Ang masama pa nito, ang masaklap pa nito, wala pala silang freezer. Ewan ko lang kung wala or walang bakante o talagang wala. O kaya tuloy, ang nangyari, sorry dun sa mga kumakain, nag-aalmusal, medyo nalaes, ang mumutunod nalaes, medyo maalanganin. Pero kinabigatan na pala kami ng anak ko dati pinalubusan ng rumwar. Ure lang kumamit, bigyan na lang kumamit din iti humanitarian consideration para dun sa mga labi na total namatay naman na imposible naman hindi babayaran yung bill nung pasyente. Kita mo ha kung gaano kagahaman ang mga karamihan na mga doktor, mga ospital, uunahin pa ng anak ng Democles na pera muna bago ba bago serbisyo. Nako, ito yung ito ang masaklap at ito ang masakit para doon sa mga kababayan nating may hirap. Kaya tuloy, kung may nararamdaman na sila, awanin. Ayaw na nilang magpa-ospital, partner, kaysa naman sa ang masama pa nito kasi na nangyayari na balitaan natin baka mamaya sasabihin na naman po ng CBMC na babanatan natin sila pwede naman silang sumagot bukas po yung ating mga hotline dito sa Radyo DCCBA. Nabalitaan ko kasi yung namatay na yon unang isinugod noon dyan sa may CBMC kung saan na salinan ito ng dugo nung unang beses na isinugod siya sa ospital. So nung na-trace na kailangan niyang ma-dialysis for the meantime na confined siya dyan sa CBMC. Ang mahirap nito, bakit mo ihahalo yung isang pasyente dun sa mga mga may COVID o yung sinasabing may positive o positive sila sa COVID. Parang parang nakikita ko mas gusto pa nilang madadagdagan yung idedeklara kasi nilang sorry ah
Kuro-kuro ko lang po ito. Parang gusto, mas gusto pa nilang madadagdagan pa kasi yung bilang ng kanilang dinedeklara na may COVID dyan sa CBMC eh. Ha? Para mas maraming kita. Ganun ba yan? Sorry ha. Hindi ko naman ho sinasabi na talagang ito na lamang po ang iniisip ng mga doktor. Sikat ang mga doktor ngayon, partner. Dahil walang ibang makakakontra kung sila'y nagdeklara ng COVID positive ang isang pasyente. Walang kukontra. Pati pulis, pagka sinabi, oy, positive ka, may COVID ka, eh, hindi makakaangal. Kahit pulis ka, hindi ka naman makakaangal. Only health experts at mga kagaya din nilang mga eksperto sa kalusugan ang maaaring makapagsabi kung totoo ba yung sinasabi nila o hindi. Di ba? Alright, balikan natin mamaya si Joy at kumusta nga po tayo kay Mayor Elpidio Rendon, kung kumusta na po yung kanyang kalusugan, yung kanyang kalagayan, nakalabas na kaya siya sa RPGMC nang ito ay diyan po, diyan nga po kasi dinala si Mayor Rendon eh nung siya po ay isinugod sa pagamutan nung March 28. Mga partner, nasa linya muna natin na si Mayor Elpidio Rendon. Good morning, sir. Apo. Sir, makikumusta lamang ho kami kung kumusta na po ang iyong kalusugan ngayon. Nakalabas ka na po ba sa hospital, Doc? Bukas ka nakatakda lalabas, Doc? Ay, sir? Yes, sir. Ah, okay. So, nandyan ka pa rin ngayon sa RPGMC? Opo, inaayos yung mga papers natin. Ah, okay. Para doon sa iyong paglabas. So, inabot mo eksakto yung, kung ano, sir? 14 days. Ay, opo. Sumagot sa dyan. Kasi alam mo naman na agad nung meron na tayo naramdaman, nag-surrender na po tayo for flogging and then for quarantine dun sa Western Namulong. Ganyan po kasi ang bayan kailangan natin na leader, yung ipakita natin, hindi natin itago-tago, hindi na pretend to be. Kasi alam mo yan, takip yan eh. May nakakahawa yan. Uh-huh. Public servant tayo, humintot tayo, binalapitan tayo ng mga tao. So hindi natin alam kung sino man nakakalamuhan natin. So the best of, na mayroon pa rin naramdaman, o yung mga tao mo, o sa bahay mo, kung mayroong kamilya, eh, kailangan sabihin mo sa mga medical practitioners o mga health personnel, para naman hindi po pag-alagala na tulad ng mga iba. Uh-huh. Yung mga containment area dun sa kapod ng mga area ko eh, alam niya sa, hindi natin alam, baka sila yung nagsalat. Hindi lang nila nararamdaman, kaya ayaw nila magpagwa, pero sila na nagsalat. Hindi natin nakita eh, diba? Aha. So, may mga ito natin na nasama na eh, sa paikot-ikot, ayaw magpa-swab, kahit member of his family, uh-huh, na doon sa nag-positive. Eh, bakit pa yung ganyan? Kaya sabi ko, ang tunay na leader naman, sabihin mo, ito para yung mga tao, hindi na mag-click. Aha. From the very beginning, interview na ako ng mga bandurado, nandiyan po yung mga kagahel. O bakit hindi natin sabihin? Saka sabihin sa publiko. Aha. Uh-huh. Okay. Si Kasamang Joy, may karagdagang katanungan bago si Kasamang Lida. Go ahead, Kasamang Joy. Opo. Good morning, Mayor. Regarding po sa
COVID-19 dyan sa may barangay sentro, dumadami po kasi ano, at nung nakausap ko po si Kapitan, may mga naka-lockdown po na mga barangay. So wala naman po tayong balak kami yun na masigbitan yung quarantine status sa buong bayan ng Aulong. Kasi may mga marami din po ang tatanong regarding dito, Mayor. Pardon, dun sa last part, alam mo naman, you cannot just declare anybody, anything, any group, kung walang basis. Ngayon kasi, dun sa may area, may zone ng sentro, merong na-proofing na naging positive, although wala namang problema sa kanila dahil manalusog naman sila. But, from the basis, health protocols, ito na, handa may basis pa rin. So, hindi lahat ng zone. Hindi lahat ang buong sentro i-declare. Joy? Yes, Apartner, siguro yan mula yung katanungan ko ano kay Mayor Rendon. Okay, sige, kasamang Lita, go ahead, kasamang Lita, good morning. Yes, good morning, Kapapa Jun. Good morning, Kapapa Mayor. Thank you, God, at kahit papago po ay nakalabas po kayo sa napakadelikadong COVID na ito. Sir, ano po ang gusto ninyong ihatid na mensahe sa inyo pong minamahal na kababayan dyan po sa Aulong dahil na malalampasan na po ninyo at lalabas na po kayo bukas dyan sa hospital? Bangin, medyo Okay, go ahead, kasamang Lita. Good morning, Mayor. Mayor, bukas po, lalabas na kayo dyan sa hospital. Ano po ang mensahe po ninyo na ihahatid po ninyo sa inyo pong mga minamahal na mga kababayan sa Aulong bilang survivor sa COVID-19 na problema, Mayor? Mula nung tumasok tayo, sabi ko nga, sinabi natin ang totoo na nandito na tayo sa hospital. So ang mensahe ko sa mga babae natin, huwag na huwag silang mag-alala. So ano ba yung mga servisyo na dinadala natin sa kanila? Of course, we have to work again, proceed again, para sa ikabubuti ng bayan natin. Kaya lang, of course, yung ma-advise natin na always precaution, always be safe, dahil alam mo naman, mismo tayo, experience na natin yung magkaroon din ng mga yung sakit na yan. So, Mayor, ano po ang unang gagawin po ninyo pagkapasok po ninyo bukas sa inyo pong opisina, Mayor? Of course, alam mo naman, may mga nakahimbin na trabaho na iniwan natin. So, sabi ko, if may mga inisyo na tayo ng executive order, pwede na pa-relief yun dahil na-reach na yung date. So, we have to proceed with the regular function role as a municipal mayor. Pangalawa, yung mga documents naman na medyo nabimbing, kaya nagpapasori ako sa mga kababayan natin na medyo nawalan ng servisyo sa ilang almost 2 weeks, dahil po, second, nagkaroon po tayo ng holiday. And finally, alam naman nila yung nangyari na nata-hospital po tayo. And tuloy-tuloy naman yung mga functions natin na ginagawa. Dahil may mga tao naman po na kung kailangan naman na papirma sila sa atin, gagawin kung kailangan itawag. Dahil sabi ko nga, sa hospital tayo, we can read naman, we can write, we can talk, we can be interviewed. So, pwede po tayo mag-function. Aha. So, at least kahit papano, yun pong mga trabaho po natin ng hindi po tayo nakapakasok sa ating opisina ngayon ay full blast na po natin, Mayor. Yes, kasi may mga timetable tayo. So, yung mga etiquette na pwede nang mag-regular open o magbukas ngayon, we can proceed para naman yung servisyo natin tuloy-tuloy. And then if ever, nakailangan nilang firma ng mayor, sabi ko nga naman, pinipreperan natin yung paglabas natin. Kahit nasa loob tayo, pwede lang pa naman tayo pipirma. Especially kung mga urgent, yung mga
kapirma nila. As of this moment ba, Mayor, ilang ang mga department ang medyo na-restrict natin? So of course, yung office natin, kasi si Mayor, and then yung office of the municipal administrator, kapatid sa office, kasi medyo yun yung affected nila dahil yung municipal administrator natin ni parehas din na siya ang nauna na confined sa CGMC. Uh-huh. Yung assistant engineer natin, yung designated assessor officer, eh siya yung nauna na confined. Okay. So, kailangan ito na mag-report na po, lalong-lalo na, tapos naman yung agreement. Okay, Kasamang Leta, may katanungan ka pa? Yes, isa na lang kasama dyan, Mayor, kayo po yung buhay na halimbawa na survivor po ng COVID na ito. Ano po ang inyong gagawin sa inyo pong paglabas nang sa gayon ay mapababa ang bilang o di kaya mawala na ng tuluyan ang mga nasasamahan po ng COVID dyan po sa minamahal niyong bayan, Mayor? Pardon, ma'am, kasi medyo naging sabi na naman yung ano mo. Medyo nag-eco. Okay, ulitin ko na lang po, ano daw po ang plano po ninyo ngayon, lalo na pag pasok na po kayo sa opisina po ninyo, ano po yung plano ninyong mga precautionary measures o gagawin na para sa ganun ay mapababa po yung bilang ng COVID sa inyong bayan? I think yan din yung tanong kanina ni kasamang Joy. May presensya sa local ka na. Aha. Of course, may mga measure na gagawin natin dyan kasi, alam mo, bilang kitik-kitik. That's kailangan din kasi gusto natin matulungan, masave. So, kailangan pagdating ko to, mag-usap-usap kami ng mga health personnel natin, especially yung IATS committee natin sa local level. So, pag-usapan para ma-addressan yung problema natin tungkol dito. Dahil, alam ko naman, hindi lang sa bayan ng Alulong. Kung may entire Philippines, nakikita natin sa news, sa local, other towns. So, ang gagawin natin, kung ano man yung mga recommendations, para ma-addressan, mapababa yung problema natin dito sa COVID-19 sa Alulong, kailangan, usap-usap po kami ng local IATF, ang pinatawag ngayong committee, o composition ng doctor, ng BNP natin sa other departments. Okay, Mayor, thank you so much po sa binigyan na pagkakataon dito sa Radyo DCCB. Get well soon, Mayor, at welcome back sa inyong opisina. Yes, sir. Thank you. Maraming salamat sa oras na naman sa radio. Thank you very much. God bless. Mabuhay po tayo sa mundo. Okay, God bless din po si Mayor Elpidio Rendon ng atin pong nakaugnayan, mga kaibigan, na dito po sa ating palatuntunan. Sana all, yung mga opisyales at iba pa, wag tayong ito bilang pagpapakita ng katapangan. Hindi yung magtago ka, dahil alam mo at balitang balita, sabi ko nga na ito pa rin yung ating kinahaharap ngayon na problema sa COVID. Andyan na yata lahat. Pero saludo tayo sa mga nag-aaral talaga, no? Lumalasan sa public. Okay. Na-outload yung linya ni kasamang Joy. Balik ka mamaya, kasamang Joy. Yun nga yung sinasabi natin, kasamang Lida, na dapat sana mawakasan na ito. Pero parang hirap ang ating gobyerno na wakasan ang problema ng COVID na yan habang marami ang kumikita. Alam mo, kasama Jun, medyo nalagaw na sa simulakan niya dahil hindi ako makatulog sa gabi. Hindi mo naman yung nangyari, na talagang para sa binabangungot. Yun na hagat ng ahas yung anak ko. O para po sa kaalaman ng lahat, ako mag-ingat po kayo. Pupunta po kayo sa inyong mga bukirin, ay kailangan pa pag-bota kayo, lalo na birthday pa yung anak ko.
At nagpursige, ganun pala talaga yun sa Saman Jun. Nakapagka-signos mo talaga, alam mo yung ama niya, eh siya na yung ano, nakasakay dun sa ating motor. At papunta na, inagawang ba na kasalukuyan pa siya nagkakape? Inagawang pa. Eh, parang po sa kaalaman ng lahat, pagka ganun, may ay pihilin nyo, no? At para sa kaalaman din ng lahat, dapat pala pagka nakagat. Naputol, ang linya ni kasamang Lida. For the information, kasamang Joy, at doon sa mga nakikinig nating mga kababayan, mga magsasaka, dahil alam naman natin, siyempre, prone din po sa prone to accident din po itong mga magsasaka natin. Maraming mga dahilan kung papaano madisgrasya minsan ang mga magsasaka, at isa na nga po yan, yun pong makagat ka ng ahas na hindi mo mamamalayan. Ito po yung advice ng doktor, once na kayo po ay nakagat, dahil siyempre alam natin pagka ahas, hindi mo naman alam, awang gita na data kung kunam ground. Siyempre, parte po ng precaution, yung once na nakagat ka, anything na po pwede mong pantali just above nung nakagat, eh kung nakagat ka sa 20, eh yalanan mo ngay pangato. Dayjay budbudam irutam. Tanong din tika sa dayjay rabis na, jigita, haan nga napartang nga umuli. Kasi seconds and minutes lang kakabsat, mapalabas, alis tong agpangato dyan, gita, no, ham mo nga, ma, first aidan, wain. Ano saan, Maed? Yun, kahapon, hindi ko na alam kung ano ang dapat kong gawin, ano, at mabuti na lang, maraming salamat ka pala din sa pagbibigay mo nung agad-agad, ha? Kasi hindi ko na ma-scan yung aking tatlong cellphone kung asaan doon yung number ni Dr. Contina, ang ating provincial doctor. And thank you so much, kasama yun, at binigay mo rin kaagad. So, nagpapasalamat din ako kay Dr. Contina dahil nagbigay siya ng mga tips. Kung tinanong niya kaagad, kasama yun, eh, kung ilan yung sugat, ilan yung ngipin sugat ng bata. Eh, pagka dalawa pala yung ngipin na kumagat, eh ako, sabi niya sa akin kahapon, eh pag hindi nabigyan ng first aid, ito po mga kaibigan, sample lang ha, pagka yan na dayo na po Diyos na mapasamak, kada kayo sapay ng kumata sa amin, asaan nga mapasamak na dito eh, yung mga maliklika doon na dumadidistrasya na. Kasama yun, pagka dalawa pala yung sugat, eh talagang nagita. Dayjay ulit. Tapos no, ikipenong natin si ulit. Kat nung haan nga may kasi first aid, kuna na ni Dr. Fortina di Kalman, within 30 minutes, sorry na lang. Ganun pala yung katindi. Kat nung may kasi first aid, 1 hour lang ang hintayin mo, at pag nalampasan mo yung isang oras na yan, eh, maswerte ka. Thanks God, sasabihin mo. Ganun pala yun. Pero, pagka marami ang ngipin na kumagat o maraming sugat, eh, ibig sabihin, walang awantigita na ako dito nga ulit. Kasi dahil iti explanation ni Dr. Ili Kalman. Data kami na ulit, lalo no, nagitay, kasi ako mga iti cobra, no, ma-imagine nyo, dito ngiwat na, at dati dua nga pangil, dito ayan ti akin nga tong dati ngipon na iti nga to. Kasi siyempre di ngiwat, babakin nga to. So na dati doa nga pangil, nga ko iso dati di bagbag nga nga ni Dr. Cortina, nga iso iti pangidalanan na dati gita. Kasi once nga kimagad na ta, kaagad yung adi kasula dati lason, nga rumwar dati ayan ti kasula panakaagong na, ipusit-sit na tayo, DJ, kung nada nga gita. So, DJ, bagada nga nagita, no, nang rona, kada kita, cobra. Nagita, cobra, uleg.
Matuto kami iti klase iti uleg, ato iti species iti uleg. So nga, dadamot na gidiyang uleg na talaga nga dangerous, delikado, dadamot na gidiyang uleg nga saan unay nga delikado, at dadamot na gidiyang talaga nga uleg nga diyan ko nata nga awan iti gita na, sila ko maday diyang palapal ko nata nga uleg, partner. Adi palapal gamin, adi duwati uwi ulo na. Oo, oh, damot dahi jay berde. Dahi jay... Alam mo, kasama yun, whatever, basta ulag. Oo, nanginginig ako. Langit. Saka may sabay, may isang, eto, for how many times na rin na nabalitaan natin na may mga ganitong kinagat ng ahas. Ang isa, may isang apo nga panang sukal da, dahi jay, no, dati daladalam nga buneng, tagbat mo yan ti daga. No, dati buneng mo, itagbat mo nga dago siya yan ti daga. Then, no, anya dahi di dimkot yan ti buneng mo, eh, suti ka nam. Dahi di daga nga dimkot yan ti buneng. Dahi di may isang pasadas, dahi di dadu mga namamukod nga manalon, nang runa di kami di tamot mapuno, kahit siyempre, singkadwan dito, siyempre, mga magsasaka. So yun po yung isa sa ito nasubukan lang nung karamihan. Nasubukan lang nung mga karamihan dahil siyempre awan ti sabali nga awan iti sabali nga kuha. Pag saludsudan ta siyempre garamid dalatan at siguro ti eksperimento. Pero this is just an experimental ha. Awan iti nga da nakapada saan. Eh siguro lang nagkataon mo't nga ano na nga delikado diyan nakakagat kanya da then napansin da nga effective da diyay inaramid da so baga da nga naging epektibo yung ginawa nila na experimental na yon. Whatever kasama yun ang tanging nga ipapayo natin sa ating pong mga kapwa magsasaka lalo ako no dandani maapit na rin o nagsasakong nagitamulmula yung kapagtagay editang nga ang pasyan mo at lagi tayo ulunod ka rin dyan na parte niya, kailangan ko, masapo na ako magbudap kayo para itiprotection nyo, kanagitigiyan, yung kanagita, mulmula yung apagpagay, kaya sa akin si Mais kasama niyo. Dahil dyan ko mati, may isang kasamang join, kasamang lida, dahil dyan ko mati, may isang maipasa, dagiti mambubutas, ay, mambabatas natin, na ayun pong bigyan ng tawag nito siguridad itong mga magsasaka natin dahil napaka-prone din po sila sa mga disgrasya eh dadita di matinag tinuang sa lata ka lugar na tinag tinuang awan iti insurance na imbaga da nga na COVID ha awan man lang tinaalala dai jay garo dai awan iti syempre numan nalon awan iti malimit awan ito yung masitagkin ko ada nga insurance company ito siyempre ang mahirap niyan PCIC partner eh hindi naman continuous yung kanilang insurance at nga malimit yun lang mga tanim nila ang naka-insure pero yung mismong tao pwede yung tao kaya lang hindi naman per cropping naman yan yes pero yan oh. Eh yun ang ibig kong sabihin, tulad na limbawa ng mga senior citizen, di ba, meron na silang PhilHealth. May libre na silang PhilHealth. Oh, bakit hindi kaya magawa din ito sa mga magsasaka? Samantalang sila yung sinasabi ng gobyerno na mga hero po natin, mga bayani natin dahil sila ang nagpapakita at nagpapakain sa taong bayan. Pero, bayani, sakalang matawag na tawaging bayani ang mga magsasaka po natin pagka panahon na ng karibuso iti politika. Pero kung sana maisip man lamang ng ating mga kinaukulan itong mga opisyales po natin, hindi naman siguro masama eh. Nabigyan naman sila ng seguridad. Bakit yung mga private agency o private insurance company, kaya nila? Pero basta may bayad. Eh kung sa mga magsasaka naman natin, baka pwede rin.
nagawa ng paraan na sila ay magkaroon ng libreng insurance. At ang gobyerno po sana ang gagawa ng paraan. Yan. Alam mo, kasama yun, nakakalungkot isipin na, no, totoo yung sinasabi mo na hindi man lang na binigyan ng pansin ang ating pong mga kababayan na mga kapwa magsasaka na kahit na konting insurance lamang ang kanilang ibibigay noon at ilalaan na pondo para po sa ating pong mga kapwa magsasaka. Kaso nga, napapabayaan naman ito. Diba? So, sana, eto na naman, kalimuso man ang ako, kung ipipolitika, hopefully na mabigyan, kahit na isa lang sa mga magdunod sa saan, hindi kaya yung sponsoran na ko ba, na ito yung anda nga kapanunutang kasama yun, tapos na yung makita magiging eye-opener sa lahat ng mga congressman diyan sa kongreso na tangyawan na kumamit na ito yung mandalon. Ang mahirap, malimit, na bahiran na ng kanilang mga pangalan, hindi na congressman, no, di congressman. Ayun ang mahirap. Pagka yung mga kinaukulan po natin, ang itong mga officials natin, mga local officials po natin, o yung mga kahit mga sinong leaders po natin, malimit, saka lang sila kikilos o gagawa ng isang batas na pabor din sa kanila. Yun eh. Kahit na kahit sino sa kanila, itong mga nasa barangay, nasa kung ano-ano pa, yung mga batas na naiisip gawin, eh sooner or later talagang pabor din sa kanila. Hindi na iisa o hindi lang iisa o dalawa, tatlong beses natin na papansin na yan na yung mga inaaprobahang batas ay batas lamang ng mga may kaya o batas ng mayayaman o dilikay batas ng mga politician. Sila yung mga tinawag na trapo, yung mga traditional politicians po natin, yun lang po yung kanilang naiisip. Actually, kanina ko pa tinatawagan si Provincial Director and even kahapon pa, Provincial Director Rupert Maribay, para sana linawin natin ng mabuti itong kanilang inilabas na tatawag nito. Yung kanilang inilabas na order para dito sa mga kubrador, ha, na ipagbawal muna sila na magpataya o bawalan muna sila, nag-aatas dito sa mga local officials po natin, lalo na sa mga local chief executives, na for the meantime sana pahintuin muna itong mga kubrador. Itong mga kubrador ng STL o Perian ng Bayan na naging kontrobersyal na ginawang wedding din pala. Kahapon ko pa tinatawagan iti Provincial Director ang sumungsumbat. Iti DILG. Tanong mamuntay ko matay dyan eksaktong nagyan. Ito yung apo inyulugdang order kadagiti local chief executives. Parang ano din, kasama yun, parang ayaw ko na umasa, no? Alam mo, ayaw ko nang kahit na siguro magbibigay ng executive order itong si Apo Director Marimbay, parang bingi na yata at bulag na yung mga politiko, mga opisyales na involved dyan, maging ang ating po mga kapulisan, ano? Uray no, lapsa-lapsang na rin eh, pulis, kaya parang baliwala lang naman yan. Well, hindi mo rin masisisi na mapapagod din itong mga otoridad, partner, dahil kahit huli sila ng huli, pagdating dun sa korte, nababasura din. Kaya, wala, parang wala din eh. Kahit din ito, panghuli ng yung mga nagsusugal, sometimes, nababasura din. O dili kaya kung wala yatang accomplishment ng mga police
sa kanilang nahihiya din sila. Kaya dinidikdik din sila ng kanilang mga opisyales na mag-perform naman. So kung sakalang ho sila kikilos pag kayong may kautusan sa kanila, oy, ikaw, wala kang performance yan, wala kang accomplishment report. Kumilos ka, didikdikin na naman. Pero ano na kayang nangyari dito sa mga PNP Lasam? Kasimod niya po si OP Biernes na until now, talagang hindi lang local, local media, maging national, international din. Dahil isa sa sikat na programa ang nakatutok din dyan. Yung pagkawala ng policewoman na until now, hindi pa po natatagpuan. Bigla na lang nawala. Ano na kayang nangyari? Bakit ang galing naman ng pagkakatago, partner? Ako tuloy, napapaisip. Maka ginawa na ng paraan na talagang hindi na makakalutang. Tulad nung nangyaring natutukan kong problema ng isang residente dyan sa bayan ng Igig. Huwag ko nang banggitin yung barangay niya. Dahil ang involved din dito ay mga opisyales ng karatig barangay na sinasabing mga tough guy, mga sikat o siga na mga magkakapatid na sila po yung nahuling kasama ng isang residente dyan sa bandang norte ng Igig. O mula noon hanggang ngayon, naglahong parang bula yung tao na nakita. Kaalaman ng lahat, mananai pa rin ang siyang katotohanan dito. Pero alam mo, gustong-gusto ko rin ma-interview itong si Provincial Director Marimbay kasama yun, dahil alam mo naman na ang dami-dami mga subuko na ating pong mga kapatid na kasabi ng CPP and PA, pero tila yata usag na pagong ang pagbibigay ng mga benepisyo sa kanila. Meron akong nalaman na isa, more than 3 years na, mahigit 3 taon na, na simula nung siya ay sumuko, hindi pa naibibigay yung ipinapangako ng ating pong gobyerno. Yan na naman yung, para kang bago sa gobyerno, partner, para kang naninibago, o diligay, parang bago lang sa'yo yung mga ganyang issue, partner. Pagdating sa pasikatan, sikat sila. Ang bilis nila magpasikat, partner. Pero pagdating sa serbisyo at yung mga pangako, ako, wala kang kanya. Sa akin lang, ha? Parang nawalan na rin ako ng pag-asa doon sa mga pangako-pangako na yun na napapako. Kaya tuloy, hindi mo rin masisisi yung iba na kahit balik loob na sa gobyerno, sa pamahalaan, darating yung panahon, mababalitaan mo na lang, siya na naman pala, aktibong miyembro na, kung noon, naging milisya ng bayan lamang, ngayon, commander na pala. Hindi mo masisisi dahil itong mga kinaukulan, pangako ng pangako, sa 100 pangako, parang 100 at isa naman yung paltos. Well, inaasahan natin kasama nyo na pagkamat mabagal ang proseso nito, umaasa pa rin tayo na sa bagay ito ay merong sariling pondo na nakalaan ng ating pong gobyerno at napakalaki yung pondo sa LCAC na yan. Napakalaki yung pondo para doon sa mga surrendery na yan. Dangan nga lang, napagbagal ang proseso. Pero umaasa pa rin tayo at umaasa rin ng ating pong mga kapatid na nagsipagbalik noob na nasa matiwasay na siguro na mga sandaling ito na ang ipinapakako ng ating pong gobyerno ay magkukuha pa rin at maibibigay pa rin sa kanya. Bago tayo tuloy ang mamaalam, shout out to Bong Edilio, Mayra Antolin Robles, kay aking ex-girlfriend, nanonood din, Jing Makera. Pag may namatay, COVID na. Pag may nagkasakit, COVID na agad. Kuna ni Jocelyn Pamitan, Joseph Morandarte, happy viewing, Aisha Acosta, Ricardo Acosta, Jocelyn Pamitan ulit, Indo Hasmin, Emilito Batarina, Amelia Valdez, Honey Bugs, and Noemi Robles Batan. Okay.
Maraming maraming salamat po muli sa inyo pong pagtangkilik at pagsubaybay, panunood at dito po sa ating palatuntunang doble arangkada dito po sa Radyo DCCB Tugigaraw. Paalam na tayo, partner. Yes, maraming salamat po muli mga kaibigan and thanks God. Kahit papano ay nalusutan namin ang pinakamatinding dagog sana doon sa aking anak. Thank you God. Yaman tayo na itin Diyos ka nalaman, Swam. At tatay nagtaapong at si tatakder nga si Susanon at kadwa tayo iti pamilya tayo. Bye-bye! Sa ngalan na rin, kasama nga Joy Bumagat at lahat ng buo-buo na Radyo DCCB Tugigaraw, ni kasamang Leda, ito na rin po ang inyong abang lingkod, John Acosta. Magandang umaga sa ating lahat. Ang tinig ng Cagayan Valley, DCCB, Radio 68, News, Music, and Entertainment. Member, KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras na po natin, alas 8:18 na ng umaga. Not true. Hindi lang tayo. Lolo, good morning. Narinig ba ako sa radyo? Pa? Naka-out of the air ka ba? Hindi ka ba on the air? Ay, haanin lang. Kalkalpas. Hindi ka mga kape, ang mumutian na. Mutian na. Ay, niya. Kape ka. And...